Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Ng ating Panginoon, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Damaso Studies Program brought to you by Touch Ministry Center, mga kapatid. At ito po ang ating Thursday edition na tumatalakay sa ating Bible Study on Air, kung saan tuwing Thursday ay tinatalakay natin ang mahalagang aral at mga turo ng banal na kasulatan. Ang layunin po ay magbukas ng kaisipan upang paano natin maigagawad sa Diyos ang nararapat na paglilingkod. So welcome everybody, Luzon, Visayas, Mindanao, at higit sa lahat, mga kapatid, sa lahat po ng nakikinig po sa buong mundo na naaabot ng ating pong palatuntunan, mga kapatid. Alright, tayo muna ay babati sa ating mga ilang mga online listeners kagad sa oras na ito. Happy listening, Oikos Dagat-Dagatan Avenue Church. Hello, Pastor Roger Macapugas and Pastor Nel. Salamat sa inyong pakikinig. Si Sister Maki Bigafria Bojorno from Antique, mayad na hapon sa ating mga karayang kapatiran. Mayad na hapon. Sana tama ang aking karayang, mga kapatid. Si Brother Henry Kirk and Brother Edgar Valeriano, salamat po sa pakikinig. Hello, Brother Albert. So, andito yung salamat sa pakikinig ng Word of God, ng ating palatuntunan. Sister Marife Añasco Morales and si Evangelist Michael Berba, salamat po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sister Josephine Tolentino, Brother Gerald Espino, ating kabatchmate, mga kapatid, salamat po sa pag-antabay. And Brother Marvin Haurigi from Sydney, Australia, and also Brother Nolly Coyno, maayong pagpaninaw kaninyo diha dyan sa Saudi sa oras na yan. And then kasama natin si Pastor Raquel Sarte, ang ating masugid na tagubasubaybay na pastor ng Bagong Silang, at si Brother Freddy Pio Avila. Thank you for listening today. So tayo muna ay manalangin sa Panginoon upang tayo ay gabayan ng Diyos sa ating isang oras na programa.
Malaming Diyos, sa oras na ito, salamat po sa isang magandang panahong pinagkaloob mo sa amin, ma. Medyo malakulimlim, ngunit ito po ay isang magandang pagkakataon pa rin upang kami ay dumako sa online broadcast, Panginoon, upang kami ay makapaglingkod sa aming bansa at sa lahat ng nahabot sa online broadcast na ito, na kami ay makapagturo ng iyong salita upang lumakas ang kanilang pananampalataya, makilala ka ng lubusan at magkaroon ng kasagutan sa kanilang mga suliranin. Pagpalain niyo po ang bawat tagapakinig namin, O Diyos, at ikaw po magpala sa kanilang pangangailangan. And anoint my mouth, O God, God, as I may preach and teach your word. Illuminate the minds of our hearers, Lord, upang sa gayon ay mapakinggat, maunawaan nilang mauigi ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Lahat ng papuri ay aming ibinibigay sa iyo, ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Happy listening also to Ems Ramos Rasco and Sister Asenet Miral Sanchez, mga kapatid. Alright, Sir Josephine Tilentino, salamat po sa patuloy na pakikinig. Brother Gani Velasco from Tabaco City, Albay, mga kapatid, aking kababayan ay nakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. So bago po tayo makinig ng papuring awit at mga ilang pang paalala, ay meron po sa akin na nabigay ng may nabasa akong post. Kaya papahinood tayo, Sister Alice. So maganda daw. Hindi ko naman sinasabing tayo lang naman ang pinapaalala lang. Pero maganda, o nga naman ano, tayo Pilipino, bakit pag tayo ay nangangaral, ang iba ay pahalos English na nga lang. So tayo man ay may mga tagapakinig na mga foreigner, mga anak ng Diyos, mga taga-surit, mga kababayan. Kaya minsan tayo ay nagsasalita ng konting English. Ganun pa man, para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayang nakikinig ng Word of God, ay mas tatagalugin natin, mga kaibigan at mga tagapakinig. Alright? So bago tayo magpatuloy, oh, Brother Kemuel, thank you for listening sa iyong lugar, sa lugar po ng Doña Antonio. Alright, salamat sa biyay ng Diyos. Si Brother Ray Galo Sr., salamat din po sa pakikinig. Makinig po tayo muna ng isang papuring awit chosen by IBC Choir, Puri ng Panginoon. Thank you.
Praise the Lord. We are a chosen generation, a royal priesthood, that we may show forth the praises of Him that hath called us. So salamat sa biyay ng Diyos. Ganyan ang pagkakilala dapat natin sa ating sarili, na tayo po ay pinili ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, hindi po tayo ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang pumili sa atin, mga kapatid. So salamat po sa patuloy pong pagantabay. Happy listening kay Sister Elena Sanchez. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sister Mia Miral sa Mercury Drag Tungko, nakikinig po sila sa oras ngayon habang sila ay nagsiservisyo sa ating mga kababayan dyan. Kung kayo po ay malapit sa lugar na yan, bumili po kayo, mga kapatid, para kayo po ay makatulong sa inyong pagpapagaling. Sabi nga, mabisa at maasaan, gamot ay palaging bago. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Hello, happy listening sa mga kapatiran po natin sa UPC Mapandan. Pagpalain po kayo ng Diyos, sila po'y taga Pangasinan, Sister Julie Ann Borlasa. Salamat po sa Serrano family na patuloy pong nakikinig ngayon. Tatay Pablo, Nanay Norma, Sister Angelica, Sister Julie, sila Brother Mark Rather, sila Sister Christy, ayan, sila Sister Jenny. Salamat po sa patuloy niyong pakikinig. Hello po sa pakikinig din, of course, sila si Sister o Brother Jay Losena. Salamat po sa biyaya ng ating pong Panginoon na kayo ay patuloy na umantabay sa pakikinig ng salita ng Diyos. So bago tayo dumako po sa salita ng ating Panginoon, ay muli nating ibibigyan ng pansin ang paalala po at pagpapakilala ng mga gawain ng Diyos. So sa, kung kayo po ay may mga churches na gusto pong i-promote, pwede po kayong magpalagay dito sa ating station o sa ating line para kayo po ay mabati at kayo po ay ma-promote. So ito po ating radio station ay hindi lamang para sa mga kasama ko sa aking denominasyon, kundi sa lahat ng mga kaibigan natin na ayos po. Ito po ay walang bayad, ang malalala i-share po ninyo at maibahagi natin sa ating mga kababayan. Of course, si Pastor Raquel Sarte po, ang gawain na pinagkaloob sa kanya ng Diyos ay sa lugar po ng bagong silang Phase 9, Caloocan City. Jesus is the Answer, Prince of Peace Fellowship. Kaya kayo po malapit dyan sa Phase 9, yan po ay may gawain po tayo dyan sa lugar po ninyo. At nandiyan din po ang cellphone number na pwede nyo pong i-text, lalo po yung 0995-843-7149, na pwede nyo po akong tanungin kung ano mga number ng ating mga lingkod. And of course, si Pastor Roland Galang, mga kapatid, sa lugar po ng Bisticville 2, Looban, Barangay Caligayan, Quezon City. So kahapon ba yun o isang araw, no? Merong isang sunog na naganap sa Barangay Caligayan. Grabe po, ano, kaya kailangan ingat-ingat po tayo na may dalawang matanda na na-trap, ano. So mahirap din pag ang matatanda walang kasama sa bahay. So maganda, from time to time we check them out para sila po ay laging ligtas. And of course, ang ating kaibigan po from Bulacan, Pastor Fidel Erijer, maayong pagpaninaw kaninyo diha, mga Bulakenyo. Si Pastor Fidel Erijer po ay bagamat nasa Bulacan, ay isa pong tunay na Bisaya, mga kapatid. At ang gawain po ng Jesus Christ the Answer Church ay sa Giginto, number 69 Mercado Street sa May Cruz, Giginto, Bulacan, mga kapatid. Salamat po, Pastor Fidel, sa patuloy niyo pong pagpo-promote ng ating palatuntunan upang sa gayon ay marami po tayong maabot ng ebanghelyo ng ating na dakilang Diyos. And of course, kasama rin natin pong binabati ang gawain sa lugar po, dito rin mismo sa Pasay, yung Gift of Christ Temple. Si Pastor Sael Anota, ang pastor sa lugar dito, sa lugar ng Pasay, mga kapatid. Okay, Grace in Christ Fellowship Temple, at nandyan po ang kanilang address, Mezzanine B, CKC Diamond Building, Arnais Avenue, Libertad, Pasay City. Kontakin nyo na lang po ang kanilang contact number para malaman nyo po ang mga oras ng pagsamba. Purihin ang Panginoon. Amen. Si Sister Julie sabi, Pastor, blooming ka. Parang pambabae yata yung salitang yun. Baka ibig mong sabihin, Sister Julie, gumagwapo lalo. Yun ang tama, kasi yung blooming para yan sa babae. Okay, iba na ang galing sa malalim na paglapit sa Diyos. Hello, Sister Sally Bautista, mga kapatid. Ito po, siya po ay isang kaibigan natin mula sa PEC, and then naging membro po at sa lugar po doon tumagal ngayon, sa lugar po ng bagong silang church under kay Pastor Raquel Sarte, mga kapatid. And of course, si Pastor Arnel Romero, mga kapatid, ng Malanday Apostolic Christian Fellowship sa May 525 Mendoza Building, MacArthur Highway, Malanday, Valenzuela. Mga kapatid, yan po ang cellphone number niya. Pwede niyo pong i-text, tawagan, mga kapatid, para malaman ang mga araw ng pagsamba sa lugar po ng Malanday. And of course, si Pastor Darson Siganay, ng lugar po niya ay sa Lingunan, Phase 5, Asuncionville,
Lingunan, Valenzuela. Ang service nila tuwing Sunday ay 10 a.m. to 12 noon. At nariyan din po ang kanyang cellphone number. Alam niyo, katulad ng sinabi ko kagabi, mga kapatid, ay mababait at mapagpakumbaba ang lugar na yan, Sister Alice, kasi sila ay tagalingunan. Dahil sabi nga, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa patutunguhan. So sila ay laging lumilingon. Yan, tama yan, Sister Julie. Dapat gwapong gwapo. Ayan, puri ng Diyos. Maganda magpangiti tayo ng ating mga kababayan sa dami ng iniisip ng ating bansa. And of course, mga kapatid, patuloy natin pinapromote ang MCK Flower Shop. So kayo po ay bumili dyan sa lahat ng available na pwesto dyan sa may SM Grocery Outlet, Save More ba yan? O lalo na po sa SM Department Stores, ay meron po kayo makikita ang MCK Flower Shop na pag-aari po nila Sister Merly Balgoma at ng kanyang mga anak nila na sila Sister Michelle, Sister Cindy at Brother Kevin. Sabi ko nga, kapag bumibili tayo ng kanilang bulaklak, hindi rin natin pinapaunlad ang kanilang negosyo, sila po ay ginagamit para pagpalain ang gawain ng ating pong dakilang Diyos. Amen. So, salamat sa biyaya ng Diyos. Sa ngayon, wala naman tayong ibang mga dagdag. Alright, Sister Abigail, thank you for tuning in. Sister Elsie Padaw from lugar po ng Oman, sila Sister Christine Reyes, Sister Marife Morales, sila ay patuloy po nag-aamtabay sa oras na ito, mga kapatid. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Sa araw na ito, mga kapatid, ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng mga salita ng ating pong dakilang Diyos, sapagkat katulad ng aking pong sinabi, ay aking pong isang buwang ihahayag ang kahalagahan ng bautismo pagdating sa pagtatamo ng kaligtasan, mga kapatid, upang sa gayon ay magkaroon tayo ng balancing pagkaunawa patungkol sa kahalagahan ng bautismo. Gawa 2:38. Sabi po sa atin ang salita ng ating pong Panginoon ay ganito. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan na tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkatapos po ay gawa kapitulo 4. At ang talata po ay 12, ganito ang sabi ng salita ng Diyos. At sa kanino mang iba, ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sa araw nito, mga kapatid, ay hayaan niyo po na ako po'y magturo ng may kaunawaan sa paksa na nagsasabing why we baptize in Jesus' name. Bakit ba tayo ay nagbabautismo sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesu Kristo? Kamakailan po ay nakadalawang session na po tayo ng aralin patungkol po sa aralin tungkol sa bautismo. At bilang pagbabalik tanaw para masundan ng ating mga kachuchun in lang, nalaman natin na ang bautismo ay utos ng ating Panginoong Hesu Kristo, hindi ang utos ng reliyon. Si Jesus mismo ang nag-utos, mga kapatid, na matapos ikangay gawing alagad ng mga bansa o sino man ang gagawing alagad sa mga tagapakinig ng salita ng Diyos, sila po ay dapat bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, na alam na natin na ang pangalan po dapat na ibinabautismo ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And then nalaman din natin nakaraan na ang bautismo ay palaging ginaganap po na palubog, because ang Gregong salita ng bautismo ay galing sa katagang baptizo, na ang ibig sabihin po ay ilibing o ilagay sa ilalim ng katubigan, mga kapatid. So dapat nating maintindihan na lahat ng mga bagay na ito ay dapat nating mapangyari sa ating mga buhay upang magawa natin ang kalooban ng Diyos, masunod natin ang kanyang salita nang walang labis at walang kulang. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Now, ngayong araw ay ating i-devote ang ating oras na ito. Bakit sa pangalan ni Jesus tayo nagbabautismo? Isa po sa dahilan kung bakit maraming hindi nakakaunawa sa pananampalatayang One God Faith na katulad sa atin. Hindi muna ako, mga kababayan, mga kapatid, gagamit ng mga non-biblical terms para maabot natin yung mga kababayan natin, sapagkat kung gagamitin ko yung mga pangtawag sa atin at sa mga hindi katulad natin, ay mas hindi nila tayo maintindihan. Hayaan nyo na lang munang magpatawag po ang yung lingkod na One God Preacher. Ako po ay One God Preacher. I believe that there is one God in heaven that was manifested in the flesh. Siya po yung nagkatawang tao at nakilala nating Panginoong Hesu Kristo. Dapat nating maintindihan, mga kaibigan ko at mga kapatid, na para masunod natin ang Diyos at masunod natin ang utos ng bautismo, ay dapat nating ganapin
at maunawaan kung paano nagbabautismo ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang dahilan po, simulan na po natin mga anak ng Diyos, why we baptize in the name of Jesus, sapagkat una sa lahat sa binasa natin sa Gawa 2:38, baptism in Jesus' name o yung bautismo sa pangalan ni Jesus ay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Every time na tayo po'y nagpapabaptize sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesus, ay nangyayari sa atin ang sinasabi ni Pedro sa Gawa 2:38, napapatawad po ang ating mga kasalanan. Nung Sunday po ay meron akong binaptize na isang lalaki, mga kapatid, head of the family, at siya po ay sabi na nating dibutado sa kanyang relihiyong nakagisnan. At nakakatatlong session pa lang kami, Sister Alice at mga kababayan, pero kaagad-agad ay gusto na niyang malaman ang tamang bautismo, mga kapatid. Isa po sa nabanggit ko po sa kanya at babanggitin ko po rin, mga kababayan, na ang dahilan kung bakit maraming mga binyagan nung sila'y sanggol, maraming binyagan na sila po ay wala pang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yes, nabinyagan sa paraan ng reliyon, pero hindi sa bautismo ng pananampalataya at itipinag-utos ng Panginoon. Bakit po lumalaki silang walang alam sa Biblia, ni manalangin hindi nga alam? At mas madalas ay nasa buhay kasalanan kesa dumalo sa gawain ng Diyos, o yung sa term na ginagamit, dumadalo ng simba. Bakit po marami tayong mga Pilipino na binyagan pero hindi nagbabago ang buhay? Nagsusugal, nagbibisyo, mga kapatid, involved sa iba't ibang klase ng hindi nararapat na buhay na hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano o may takot sa Panginoon. Ito ang kaibahan ng bautismo na ginawa sa iyo sapagkat naintindihan mo at sinampalataya mo, at ito ay iyong ginagawa na mabautismohan ka dahil gusto mong putulin ang tinikala ng kasalanan sa iyong buhay at gusto mong magsimula ng bagong buhay sa piling ng ating pong Panginoon. The reason why, kung bakit tayo nagbabaptize in Jesus' name according to Acts 2:38, ay dahil ito po ay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Now, sa Luke chapter 24, verse number 45 hanggang verse number 47, makikita po natin na ang salita ng ating pong Panginoon ay sabi na natin consistent sa sinasabi, mga kapatid ko, ng Acts chapter 2, verse number 38. Sabi po ng Luke chapter 24, verse number 15, patuloy, mga kapatid, ay mababasa po natin ang ganitong katotohanan na nanggagaling po sa salita ng ating Panginoon. I'm sorry, Luke 24:45 onwards. Sabi ng salita ng ating pong Panginoon ay ganito, mga kapatid, verse number 45 ng Luke chapter 24, nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi sa kanila gayan ng pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Nakita nyo na, malinaw na sinasabi ng Lucas 24, talatang 45 hanggang 47, na sa pangalan ni Jesucristo'y ipapangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Nakita ninyo, hindi conflict sa statement at construction ng pangangaral ni Peter sa Acts chapter 2. Nabanggit sa Lucas ni Jesus na dapat ipangaral ang pagsisisi, ipangaral, mga kapatid ko, ang pagpapatawad sa kanyang pangalan. At binanggit din ni Pedro na ang pagsisisi at ang bautismo ay gagawin sa kanyang pangalan. Anong ibig sabihin? Na sa pangalan ni Jesus ang bautismo ay ginagawa sapagkat ito ay utos mismo ng ating Panginoon. Katulad ng aking sinabi nakaraang Webes, mga kapatid, ay ipaglilingkod sa inyo na marami pong mga kasulatan ngayon or mga sulatin ng mga Bible scholars na nagsusuporta na ang Matthew 28:19 ay binago ang construction nito, o yung tinatawag nating yung tinatawag na tamang pagkakabaybay at tamang translation, binago ito ng mga nagsalin ng Biblia. Siyempre nga naman, kung sino ang nagsalin, mga anak ng Diyos, bias yan, at siyempre papabor yan sa kanyang paniniwala. Kaya kung gusto niyo pong magkaroon ng balancing CP ng, o ika nga po, walang kontradiksyong CP, pinakamagandang version talaga yung King James
version, mga kapatid. Bagamat meron pa rin mga ilang bagay doon na mga imperfections, syempre tao naman ang gumawa niya, pero at least mas malapit siya sa original manuscript. Sa binasa nating Luke, mga kapatid, chapter 24, verse number 45, maliwanag po na mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay kanyang sinabi na ang pagsisisi at ang pangalang niya ang magpapatawad sa mga kasalanan. That's why in Acts chapter 2 verse 38, pinangalan po o pinangaral po ang pagsisisi at ang pagbabautismo yung ginaganap sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya walang pwedeng magsabi mali si Pedro nang kanyang ipinangaral ang gawa 2:38. Sabi ko nga sa inyo, para lamang ikangaya maitindig ang maling interpretasyon ng Biblia ay gusto nilang paglabanin daw. Sabi nila, sino bang dapat sundin? Si Jesus ba o si Pedro? Siyempre, ang pareho silang susundin ko. Pangunahing susundin ko ang aking Panginoong Hesukristo at ang utos, magbautismo sa pangalan. Now, sa pagbabatuloy po ng ating pag-aaral at pagtalakay, maliwanag mga kaibigan ko at mga kapatid na ang Mateo 28:19 ay naintindihan ng mga apostol nang sila po ay humayo. Sapagkat pagpapansin ninyo ang construction ng Matthew 28 verse number 19 ay sinabi doon, bautismuan nyo sila sa pangalan. Ang word na pangalan ay nasa katagang pangisahan. Ang salitang sa pangalan ay nasa singular. Mga kapatid, ibig sabihin, iisang pangalan na meron yung ama, iisang pangalan na meron yung anak, at iisang pangalan na meron yung banal na espiritu. Mga kapatid, sa ngayon ay sinusunod natin kung ano yung salin na pangkalahatan ay siyang nadatnan na natin. Pero kung ilalagay natin ito sa original, mga kapatid, Matthew 28:19 should be read, baptizing them in my name. Yun dapat ang nakasulat sa original. At yun din dapat ang siyang susundin natin. Kaya mga anak ng Diyos, mahalaga mga kapatid, makinig kayong maigi, mga nagsusuri ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng magkamali ang mga apostol. Hindi pwedeng sila po ay gumawa ng sarili nilang kaunawaan sa pag-unawa ng utos ng Panginoon. Sino sa atin ang mga ngahas na magsasabi na mali ang babaptize sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo? So bilang review na lang, hindi ko lang babasahin, inuulit ko po, gawa 2:38, sa pangalan ni Jesus na bautismuhan. Gawa 8:16, sa pangalan ni Jesus na bautismuhan. Gawa 10:48, sa pangalan ni Jesus na bautismuhan. Gawa 19:5, mga dating disipulo ni Juan Bautista, ang natanggap at naranasang bautismo ay bautismo ng paghahanda at pagsisisi upang pagdating ng tagapagligtas, yun ang kanilang ngayon ay susundin. Nang marinig nila ito, verse number 5, ay nabautismuan sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ay dapat nating maintindihan, tama ang pagbabautismo ng tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Walang pagkakataon na mababasa na ang mga apostol po ay nagbautismo sa titulong Ama, Anak at Espiritu. Sabi ko nga sa inyo, ako po'y bukas na mangangaral. Kung may mababasa tayong kasingdami ng binasa ko na mga batayan na nagbautismo sa pangalan ni Jesus, then dapat kung totoo na ang ibinabautismo ay mga titulong Ama, Anak at Espiritu, ay dapat marami rin tayong batayang mababasa na sa ganoon sila nagbautismo. Ngunit nakalulungkot na realidad, wala ni isang talatang mababasa sa Biblia yung Mateo 28 na binabalik-balikan ng ayaw magbukas ng isipan ay utos pa lang at hindi ikaw ang sumunod na una kundi ang mga apostol, at ang susundin natin ay ang ginawa ng mga apostol. Lahat sila ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoon. Mga anak ng Diyos, kaya tayo nagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sapagkat sabi ng Gawa Kapitulo 4, talatang 12, ito ay ikaliligtas. Ito ay ating kaligtasan. Minsan napaksa ko ito sa isang Friday edition na ang pangalan ng Panginoong Jesus ay para sa ating kaligtasan. Hindi baga dapat mong tanggapin ang pangalan ni Jesus pag ikaw ay nagpapabautismo, dahil ang kanyang pangalan ang itinalaga sa silong ng langit upang doon tayo ay maliligtas. Walang iba ang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas liban sa isa lang, ang pangalan ng ating pong dakilang Diyos na buhay, at yan ang ating pong Panginoong Hesukristo. Now, mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 16
Verse number 1, mga anak ng Diyos, ay ganito ang bahagi ng salita ng Panginoon sa Tagalog. Ko po ito babasahin upang sa request ng ating mga tagapakinig na ito po ibasahin sa wikang Tagalog ay siya nating gagawin. Sabi po ng unang Korinto kapitulo 6 talatang 1, nangahasbaga ang sinuman sa inyo ng na mayroon kayong may laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko o hindi sa harapan ng mga banal. Verse number 9, sabi po ng salita ng Diyos, o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakyapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Dito po inuulit palagi ng talatang ito na ang gumagawa ng ganitong mga kasalanan ay hindi magmamana o ikang ay makapapasok sa karya ng langit. Ngunit ito ang magandang balita, talatang 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Sa anong paraan tayo'y binanal? Sa anong paraan tayo inaring ganap o pinawalang sala? Sa paanong paraan na tayo po ay mahuhugasan? Sabi ng Biblia, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Hindi po ang pagbigkas lang ng pangalan ni Yesus, dahil kahit sino pwedeng magbigkas nito. Nangyayari ang paghuhugas, nangyayari ang pagbabanal, nangyayari ang pagpapawalang sala sa panahon na tayo po ay nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Yesus. Naalala ko po, mga kapatid, minsan nakakaranas tayo na may mga demonyo na ikang nagpo-possess o umaali sa mga tao, mga kapatid. Makukulit, grabe. Naranasan namin kapag ang mga demonyong pumasok sa katawan ng tao ay sabihin na nating mga generals, ay talaga namang warfare yan. Dahil lalabas saglit mamaya, dahil may open door sa buhay ng tao, ay agad-agad babalik. Kaya kami, pag meron kaming dinideliver, yan ang training sa amin ng aming mahal na pastor, Pastor Donnie Ompad, na nasa piling na ng Diyos ngayon. Eh kapag yan po ay napalaya, amin pong inaaralang magsisim at magpabautismo. Huwag uuwi nang hindi nababautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, dahil babalik po ang masamang espiritu. Lalabas lang yan kasi pinalayas, pero katulad ng ugali niyan, babalik sa kusang siya galing. At minsan sabi ng Biblia, magdadala pa ng makapitong beses na demonyo. So para hindi mangyari yun, aming inaaralan ang mga demon possessed na pinalaya ni Jesus na magpabaptize sa pangalan ni Jesus. Eh meron kaming naranasang isa, mga kapatid, talagang nagtitigas-tigasan, lalabas yung demonyo, magpapahinga kami, papasok na naman. Alam niyo, ginawa namin, mga kapatid, mga kababayan, sabi namin, ayaw mo talagang tantanan ang kaluluwa niyan. Kung hindi ka aalis ng tuluyan, aakyat kami ngayon sa taas, babautismuhan namin ang katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Nung una, nagpupumiglas, talagang pinapakita niya, malakas siya. Pero mga kapatid, nung kami po ay malapit na sa tubig, sa baptistry, biglang nahimatay yung nagkumakawalang masamang espiritu, nawala ng malay yung kanyang inalihan, at siya'y tuluyang umalis, tapos tuluyan din naming binautismuhan yung kaluluwa, yung tao na yon na ngayon ay pinalaya na ng ating dakilang Diyos. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit maraming takot sa pangalan ng Panginoong Yesus? Dahil ang pangalan ni Yesus ay tinalaga ng ating Panginoong Diyos na ito po ay luluhuran ng lahat ng tuhod na nasa langit at nasa ilalim ng kalupaan. Basahin po natin ang sinasabi ng Pilipos Kapitulo 2. Dito po makikita po natin kung bakit ang pangalan ni Jesus ang ating ipinangbabautismo, mga kapatid, sapagkat ganito ang sabi ng Pilipos Kapitulo 2 at ang talata po ay siyang patuloy. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. At upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng mga nangasa ibabaw ng lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa. Alam nyo, mapapansin nyo po, kung aaralin nyo po yung talatang ito, hindi binanggit dito yung karagatan. Ibig sabihin, ang binabanggit dito sa Philippians chapter 2, verse 9 hanggang verse number 10 muna,
ay principalities. Alam nyo, isa po sa naranasan kong ministeryo bilang ebanghelista, hanggang ngayon ginagawa ko po yan, ay ang spiritual warfare. We studied the realm of the spirit. At naunawaan namin, mga kapatid, na bawat realm, ito man ay heavenlies, ito man ay sa tinatawag nating physical realm, at yung pinaka-ilalim, yung spiritual world sa ilalim ng kalupaan, existing po yan. Kaya hindi ko po kayo tinatakot, meron talagang masasamang espiritu na nakikilalang natin ngayon bilang aswang, nakikilala natin bilang kapre, bilang white lady, bilang mangbabarang. Ako nga, nakaranas po ko na maka-encounter ng white lady. Naka-encounter din ako ng black lady. Naka-encounter din po ako ng kapre. Naka-encounter din ako ng espiritu ng pangkukulam. So lahat yan ay na-encounter ko bilang isang mangangaral na nasa power ministry. Pero every time I preach about the name of Jesus, every time ang pangalan ng Panginoon ay binabanggit ko sa pangangaral ng salita ng Diyos, at kung gagawin mo rin yan, anak ng Diyos at mga nagsusuri, ang Diablo nanginginig po yan, because God destined, kanyang itinalaga na sa pangalan ni Jesus lahat ng tuhod ay lulod. Come on, everybody say Jesus. Come on. Come on, sisari, say Jesus. Come on, everyone. Kung isang ka naro, say Jesus. Akala mo, yung ginawa natin, exercise lang. When we mention the name of Jesus, yumanig sa lugar dito sa Pasay ngayon. Yumanig dyan sa Saudi, yumanig dyan sa California, yumanig dyan kung saan mang lugar kayo naroon. Why? Because the name of Jesus sends a signal to the ears. Kung ano ka man, espiritu ka man, anak ka man ng Diyos, iluluhod mo ang tuhod mo. That's why every time I say Jesus, every time na sinasabi mo, Jesus be praised, ang mga demonyo, ang mga anghel, lumuluhod kasabay mo. How powerful is the name of Jesus? Kaya wala pa akong nababasa at wala pa akong alam. Excuse me po. Na lumayas ang masasamang espiritu gamit ang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, kundi lahat ay sa pangalan ng ating Panginoon. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng mga nasa langit at mga nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ang lahat ng mga dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. That's the reason why we baptize in Jesus' name. Dahil ang pangalan ni Jesus ay kinalulugdan ang pangalan ni Jesus, ang pinakamataas na pangalan. At ang pangalan ni Jesus, mga kaibigan na tagapakinig, ay pangalang luluhuran ng lahat ng mga espiritu at mga nilalang sa lahat ng baitang at realm na meron tayo dito sa ating daigdig, mga kapatid. The reason why we baptize in the name of Jesus, nagbabaptize tayo sa pangalan ni Jesus, maliban sa paghuhugas ng kasalanan, maliban sa pagbabanal, maliban sa pag-aaring ganap, sapagkat ang pangalan ni Jesus, ito po ay nagiging dahilan para magpasakop at lumuhod ang lahat ng mga may tuhod, at lahat ng mga dila ay ipapahayag ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. I have never seen a scripture in the Bible na sa pangalang Ama, Anak, Espiritu luluhod ang mga tuhod. Sa katagang Ama, Anak, Espiritu lalayas ang mga demonyo. Lahat, sabi ko nga, ito nakakatuwa sa pag-aaral ng Biblia. Bakit? Halos lahat ng mga gumagamit ng Biblia nagkakaisa. Pag nagpapalayas ng demonyo, sa pangalan ni Jesus. Pag nagpapagaling ng may karamdaman, sa pangalan ni Jesus. Pag nagdi-deliverance ministry, sa pangalan ni Jesus. Pero bakit sa pangalan ni Jesus pagdating sa bautismo ayaw nilang tanggapin? Kasi po, may kalag ang kanilang kaisipan na kapag daw sa pangalan ni Jesus tayo nagbabautismo, ay hindi daw natin kinikilala yung tatlong persona ng iisang Diyos. Well, sa ibang talakayin natin gagawin yan. Meron ba talagang tatlong persona ang Diyos o isa lang? So malalaman natin yan sa mga susunod na Webes, mga kapatid. So nakita ninyo yung tinatawag na pagpilit na ang pangalang, ang katagang Ama, Anak, Espiritu daw ang dapat ibautismo, ito'y konektado sa isang false doctrine na balang araw ay susuriin natin. Hindi muna ngayon, pero doon tayo ngayon sa ating pinakapaksa. Bakit sa pangalan ni Jesus ay nagbabautismo? Dahil sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod, lahat ng dila magsasabi na siya ang Panginoon. Ano pa po, mga kabarid? Bakit tayo nagbabautismo sa pangalan ni Jesus? Sabi po ng Kolosas, Kapitulo 3, talata po ay 17, ay ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat. Pag sinabi bang lahat, Sister Alice, mga kababayan, merong hindi.
Nagtititigan kami ni Sister Alice. Napaisip siya. O nga pala, ang pasol. The answer, yes. Pag sinabing tanan, pag sinabing indogabos, pag sinabing tanan, pag sinabing lahat, ibig sabihin, walang hindi gagawa nito. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. O ibig sabihin, anumang gagawin natin sa salita, sa gawa, sa pagsunod, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, nagpapagaling ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, then dapat sa bautismo sa pangalan ni Jesus din. Ito ay isinasagawa. Kaya mga kababayan, huwag po tayong papayag na tayo ay malagyan na ng lambong ang ating mga buhay. Na dahil lamang gusto nating ipilit ang isang aral na wala sa Biblia, ay atin pong i-disregard ang talagang nababasa at nakasulat sa salita ng Diyos. Gumising tayo mga kababayan. Wala pong binautismoan sa katagang Ama, Anak, Espiritu, kundi tanging sa pangalan ni Jesus lang. Lobby ng Diyos, bukas sa ating broadcast, isisingit natin Star Alice, dali papa, lalagay natin ito sa screen. No? Hindi ko lang po nabigay kagad. Dalang hirap po i-download. Ay ipapakita ko po sa inyo sa computer natin o sa screen ninyo, mga kaibigan ko at mga kapatid, yung kasaysayan kung paano nila binago at tinanggap at ika nga po'y sabihin na nating inamin ng isang reliyong malaki na ika nga ito namang mga Protestanteng lumabas doon sa reliyong malaki ay hindi sinuri, mga kabarid, inamin nila na binago nila ang takataga o formula baptism mula sa pangalan ni Jesucristo, ginawang Father, Son, Spirit na lang. Ito yung nangyari sa second century or second, ikalawang siglo. Ano bang meron sa ikalawang siglo? Malalaman nyo yan sa Huwebes, pero papahapyawan ko na yan sa araw ng Biyernes, mga kapatid. Kaya malagang maintindihan ninyo na bakit sa pangalan ni Jesus tayo nagbabautismo, sapagkat ito ay makapangyarihan maglinis ng kasalanan. Ito ay may kapangyarihan para magpalaya sa lahat ng mga kalag. At ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan upang lahat ng tuhod at lahat ng dila ay magsasambit, luluhod sa pangalan ng Panginoon. At bakit sa pangalan ni Jesus? Dahil utos ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Pablo na ano bang ating gawin sa salita o sa gawa, gawin lahat sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Malibang sa pangalan ni Jesus tayo mababautismuhan, tayo po ay mga liligaw at tayo po mga kaibigan ko't mga kapatid ay madadala sa kapahamakan. Now, sa 2 Timothy chapter 2, mga anak ng Diyos, verse number 19, makikita po natin kung bakit tayo ay nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Dahil sabi po ng 2 Timothy chapter 2, verse number 19, ay ganito po ang sabi ng Biblia. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at ang lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoong Jesus. God knows who are His. At sino ang sa kanya? Silang sumasambitla. Sila na nasa ilalim ng pangalan ni Jesus. I would like to read it in the King James Version, mga kabarit. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Sabi ko nga, isa pa po sa katangian ng mga naniniwala sa pangalan ni Jesus, yung malalim nating consecration sa holiness at separation sa world. Ano po ang pangalan ni Jesus? Bakit tayo nagbabaptize ng pangalan ni Jesus? Sapagkat ang pangalan ni Jesus ay marka ng mga nasa kanya o ikangay pag-aari ng atin pong Panginoong Jesus. Alam niyo po, meron akong preaching na pamagat, The Mark of the Beast or The Mark of the Best. At doon po ay binanggit ko po sa inyo na yung mark o yung pagtatatak ay merong at least apat na pangunahing significance or dahilan bakit tayo nagtatatak o naglalagay ng marka. Number one, para po malaman mga anak ng Diyos yung identity. Dahil nga po, sabi ko nga sa inyo, kahit saan kayong pumuntang lugar, ang mga hayop magkakamuka. Yung baka ng Amerika at baka ng Pilipino pareho. Yung atungal o yung lumalabas na atungal ng baka ng Pilipino at baka ng Amerikano pareho lang. Wala pa kung narinig, Sister Alice, mga kababayan, na yung unga ng cow ay Amerikano. Unga! Wala akong narinig na ganun eh.
ang narinig ko ang atungal ng o sound ng isang baka, nga. Sa Amerika 'yon. Pero sa Pilipinas, ganun din. Nga, wala akong narinig talaga ng ibang accent eh. So ibig sabihin, pag pinagsama-sama mo ang mga kahayupan o yung mga halagang hayop, mga kapatid natin, ay magkakamukha yan. So ang ginawa dito po sa ating kalupaan, nilalagyan ng marka ng pag-aari. Anong ginagawa? Ako po, naalala ko, meron kaming kalabaw, ang pangalan si Buffalo. So meron kaming malaking ektarya ng lupa sa Zambales, Botolan, bago po nalahar. Alam yung ginawa ng lolo ko, pinalagyan niya yung pigi, yung bandang puwitan ng kalabaw namin ng letter B. Mga kabarid, nang ibig sabihin Buffalo. Yung iba naman, ang nilalagay yung letra ng apelido ng may-ari, bawa, Diso ng lolo ko. So nilalagyan niya ng letter D para yung aming kalabaw, pag yan ay nahalo sa ibang kalabaw, kahit magkakamukha yan, pag nakita sa pigi, uy, letter D, ay sa mga Diso nito, ibalik natin. Alam niyo kung bakit maganda ang pangalan ni Jesus? Because the devil cannot harm you. Ang demonyo, hindi ka pwedeng saktan dahil sa pangalan ni Jesus. Woo, hallelujah! I feel the presence of God right now. Mga kabarid, pag ikaw ay baptized sa pangalan ni Jesus, anino mo palang nanginginig ng demonyo. Sabi ko nga sa inyo, itong kaibahan ng baptized sa pangalan ni Jesus. Pag baptized ka sa pangalan ni Jesus, anino mo palang nanginginig ng demonyo, dahil ang pangalan ni Jesus hindi mo sinasambit. Ang pangalan ni Jesus nakatatak sa iyong kaluluwa, purihin ang Diyos na banal. That's why mahalaga ang pangalan ni Jesus, because it is a mark of identity. We are identified with Jesus Christ. At ang pangalan ni Jesus ay hindi lang marka ng identity. Ang pangalang Jesus ay marka ng ating pong devotion or loyalty. Naalala niyo mga kababayan? Nung unang tumakbo ang ating mahal na Pangulong Duterte, maraming nagdadalawang isip, hindi mananalo yan. Ayaw natin ng ganyang presidente. Bisaya, balubaluktot magsalita. Tapos nagmumura daw. Ang gusto nila yung nakadilaw. Gusto nila, mga kapatid, yung dilawan. I am nothing against President Duterte or dilawan. Now, isang bagay po ang nangyari, mga kapatid. So, may mga debate, may mga pagkukonsulta. Habang tumatagal, unti-unting nakikilala yung plataforma ng ating mahal na Pangulong Duterte, and eventually, hindi nagtatagal, unti-unting naglilipatan ng partido ang mga politiko. Nung una, nung feeling nila mananalo po yung nakadilaw o yung dilawan, lahat ganyan ang sign. Mga kabarid, inong medyo naramdaman nila mananalo yung taga Davao, mula ganyan lahat gusto na ka-fist bump. Naka-fist bump, bump fist na sign. At hindi nga nagtagal, lahat po ay nag-fist sign dahil ang nanalo po ay ang ating mahal na Pangulong Duterte. Mga kapatid, kay Kristo tayo. Sa Panginoon tayo. At ano ang sign na malalim na ating inaangkop sa ating katawan? Bautismo sa pangalan ni Jesus. Kaya kung ikaw ay nagsasabing kay Kristo ka, then dapat ikaw ay nababaptize sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang pangatlong marka kung bakit po tayo nagpapabaptize in Jesus' name is because ang marka ay significance of ownership. Significance, mga kapatid, na ikaw ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Pag ang Panginoon pa naman may ari sa iyo, hindi ka basa-basa bibitawan niya. Hindi kayo basa-basa papayagan ng Panginoon na kayo ay mapahamak. Kaya napakasaya na tayo po ay nasa kamay ng ating Panginoon. We are safe in the name of Jesus. Tayo ligtas sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay panatag sa pangalan ni Jesus. Kaya mahalagang maunawaan natin, mga kababayan, mga tagasuri ng salita ng Diyos. That's why we baptize in Jesus' name. Dahil ang pangalan ni Jesus ay marka na tayo'y pag-aari ng Panginoon. Bakit ka natatakot mabaptize in Jesus' name? May magiging pag-aari ka. Huwag kayong maging allergic. Kayo pong ibang mga ibayo ng pananampalataya. Huwag kayong ma-allergy sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kung ikay baptize sa titles Father, Son, and Spirit, the name of Jesus was not yet baptized into your life. Mamaya, may mga ilang katanungan babanggitin ko po para masagot yan. Wala lang tayong, hindi lang natin muna isingit dito. Kaya malagang maintindihan natin, mga anak ng Diyos, kung bakit tayo nagbabaptize sa pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus ay pagmamarka ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Now, sa James chapter 2, verse number 7, ay mababasa rin po natin ang dahilan kung bakit tayo nagbabaptize sa pangalan ni Jesus. Ano bang meron sa pangalan ni Jesus? Sabi, mga kapatid ko, ng James chapter 2, verse number 7, hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal
na pangalan na sa inyo'y itinatawag. Nang tinawag pala tayong maglingkod sa Diyos, ang pangalan ni Jesus ang itinawag o ika nga'y ipinangangkop sa ating mga buhay. Kaya tinawag tayong Jesus Christians. Kaya tayo tinawag na Christian because of the name Jesus Christ. Minsan, pwede kayong tawagin. Siguro para mas kompleto mga kapatid, siguro kumpletuin na natin. Ako ay isang Jesusian. Isa akong Jesusiano. Kung kasi masyado nang gasgas yung Christian, mga kababayan eh. Parang ang pagiging ang katagang Kristiyano ay parang titulo na lang. Bakit? Ang babaw na ang ibig sabihin ng Kristiyano ngayon. Basta hindi Islam, Kristiyano na daw. Kahit umuusok pa yung bibig, namumula yung mata. Ha? Bumabatak, chumotsyongke. Kristiyano pa rin yun, basta hindi Islam. Huwag naman ganun. Ano kaya ipauso natin? Huwag lang uso siguro. Ipasanay natin sa mga mananampalataya ang tawag sa ating One God Believer, Jesusians. Ha, taga TMC, makinig kayo simula sa araw na to. Pag tinanong kayo, ano kayo? I am a Jesusian. Ako ay Jesusiano. Hindi na ako Kristiyano, Jesusian. Ibig sabihin, baptize ako sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng Jesusian, magsabing amen. So nakita niyo mga kabarit, bakit tayo nagbabaptize in Jesus' name? Sapagkat sa gayong pangalan, tayo anya lahat ay tinawag. Now, meron akong apat na pangunahing tanong dito bago tayo maubusan ng oras. Itong apat na tanong na ito ay kadalasang na-encounter ng inyong lingkod bago po yung araw ng bautismo. Dahil ang ginagawa ko po, bago magbautismo, ay talagang lahat ng pwedeng itanong ng mga nagsusuri bago ibautismo, para walang bang pagsisisi. O parang rather, wala pong pag-alilangan pag binaptize, walang urungan, magpapatuloy na. Ay merong apat na laging tinatanong at yun ang lagi ko pong sinasagot. Number one na palaging tinatanong, sabi po ng tanong ito, saka na daw siyang magpapabautismo pag naunawaan ko na ang lahat. Ang sagot ko naman sa kanya, matagal yan. Sa Biblia po, pwede ka nang mabaptize basta naintindihan mong makasalanan ka at alam mong si Jesus ang iyong tagapagligtas. Ikaw ay pwede nang mabautismoan. Ganyan yung nangyari doon sa lalaking inuko sa Acts chapter 8 verse number 30 hanggang 33 na pinatigil ng lalaking bating ang kanyang karuway at sinabi, narito ang tubig, ano ang balakid para ako ay mabautismoan? Ang tanong po sa kanya ni Felipe, ikaw ba'y sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos? Mga kabarit, ang sabi niya, siya po'y sumasampalataya ng buong puso. Siya po ay agad-agad sa oras na yon ay binautismuhan sa pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Alright, manais ko po itong basahin ng precise para po ika nga po'y maintindihan natin maigi. At sinabi ni Felipe, gawa 8:37, at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari, at sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Imagine mga kapatid, ang pagkakilala at pagkaunawa pa lang niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi pa nga niya kilala si Jesus ay Diyos. Pero nagpabaptize, naligtas na po. Alam niyo, kaya niyo dito makikita ang biyaya ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kung sakasakali, wag naman nakikinig ka ngayong araw. Pagkatapos na baptize ka ngayong araw, ang alam mo si Kristo, tao pa lang. Si Kristo, anak ng Diyos pa lang. Makinig ka, ligtas ka. Kasi yung pa lang ang narinig mo eh. Ang malaga yung pangalan ni Jesus, binautismo sa iyo eh. Kaya malaga po yung pagpapatuloy ng pakikinig upang sa gayon ay magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. So sabi ng laging nagsasabi, saka na ako pastor magpapabautismo pag naunawaan ko na lahat. Hindi po ganyan ang pamantayan ng Diyos. Saka mo maunawaan ng lahat, maligtas ka muna. Kaya sabi ng Gawa 2:41, silang lahat na nga nabautismuhan ay nagsipanatiling matibay sa mga aral o turo ng apostol. Kailan sila nagpatuloy at tinuruan ng aral ng apostol, Sister Alice? O mga kababayan, matapos mo ng bautismo. Kasi parang ganito, bakit ko ituturo sa iyo yung mga bagay na hindi mo pa kayang sundin? Mahirap sabihin sa iyo ang mga dapat sundin, eh, hindi ka pa nga sumusuko ng buhay mo sa Panginoon. Madalas may mga nanunukso sa akin pag nagtuturo, pastor, pwede bang malaman lahat ng bawal sa inyong pananampalataya? Sabi ko, pag sinabi ko ang lahat ng bawal na hindi mo naman inuunawa at hindi ka naman tatanggap, sayang yung sasabihin ko sa iyo. Unahin mong tanggapin ang kaligtasan, lahat ng bawal, kahit hindi mo alam, may magsasabi sa puso mo, tatanggalin ko ito dahil mahal ko ang Diyos.
Parang ganito, pag nag-asawa ka, meron bang magsabi, oh, ngayon, Alice, may asawa ka na, bawal lang makipag-date sa ibang lalaki. Hindi na kailangan sabihin kay Star Alice yan. Dahil siya po'y natali na sa kasal sa isang lalaki, yung pangalan ay Roma Rico. Then dapat, si Roma Rico lamang ang kanyang kadate at wala nang iba pa. Ayan. Pangalawang katanungan na madalas kong natatanggap at nararanasang itanong ng mga tagapakinig. Pag ako anya daw ay nabautismohan, pag ako ba'y nabautismohan ay lilipat na ako ng reliyon o dinadaluhan? Una sa lahat mga kaibigan ko at mga kapatid, baptism is not a change of religion. Yan ang dahilan kung bakit minsan mabigat ang aral ng bautismo sapagkat dahil nga naranasan na daw yung binyag nung sila'y sanggol, parang naging dahilan yun para mahirapan silang humakbang bagamat naintindihan nila. Kapatid, kapag ang bautismo ay hindi tama mong naranasan, huwag mong sabihing nabautismohan ka. Binyag siguro ng reliyon naranasan mo, pero yung binyag ng Biblia hindi. Kaya huwag mong sasabihing lumipat ka kung hindi ka pa talaga nakatagpo. Kapatid, lagi ko sinasabi, pag ikaw ay lalapit sa Diyos, hindi reliyon ang nilalapitan mo, kung hindi tagapagligtas. Pag naligtas ka, doon ka ngayon ititipon sa isang pananampalataya o isang samahan na tinatawag na church o iglesia, na doon magsasama-sama ang mga katulad na binanal, nilinis at pinagtibay at doon babalikan sila ng ating pong dakilang Diyos. So lagi kong sinasabi, pag ikaw ay nabautismuhan, dapat sasama ka na o makikipag-fellowship ka sa mga katulad mong tinawag ng ating Panginoon. Parang hindi tama. Ikaw ay binautismuhan na sa pangalan ng Diyos, sasama ka pa rin sa mga taong hindi naniniwala sa katotohanan ito. Pupunta ka pa rin doon sa mga samahan na ikaw nga po'y tinutulig sa ang ganitong katuruan. Sabi nga, niloloko mo lang ang iyong sarili pag ginagawa mo yan. At saka yung spirito na meron na nasa iyo o gumagabay pa lang sa iyo, ang magsasabi, panatag ka dahil ito ang lugar na pinagdalhan ko sa iyo, magpatuloy ka diyan. So lagi kong sinasabi, yes, pag nabautismuhan ka, dapat dadalo ka doon sa ginamit ng Diyos para maunawaan mong salita ng Diyos. Kasi pag mabautismuhan ka nga, babalik ka doon sa pananampalatayang hindi ito tinuturo, anong mangyayari? Hindi ka na magiging maligaya sa piling nila, lagi nilang kayong hindi magkakaintindihan dahil hindi sila tumatanggap. Tingnan nyo si Pablo. Si Pablo po, galing sa reliyong Hudyo. Tama naman yung reliyong Hudyo nung mga panahon na yon. Pero nung nakilala niya si Jesus Christ, nabaptize siya sa pangalan ni Jesus, iniwan niya ang pagka-Hudyo. At ngayon, siya po ay nasa pananampalatayang Jesusian. Nasa pananampalatayang Kristiyano. Pangatlong katanungan, mga kapatid, napakabilis talaga ng oras. Ang saya talaga ng salita ng Diyos, no? Mga kapatid, napakabilis ng oras. Pangatlong katanungan, sabi niya, baka naman pwedeng mabaptize ako, pastor, ng in Jesus' name, then Father, Son, Spirit pa din. Alam niyo, magugulat kayo, may mga reliyon ngayon, yung mga tinatawag na born again daw, born again Christians daw. Ang baptism nila, para hindi daw sila masuri ng mga one God churches, ang baptism nila ganito, mga kababayan, ikaw, Alice, Reyes, binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu at ng pangalan ni Jesus. Ganyan sila magbaptize ngayon. Parang walang pinagkaiba sa prayer. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu at sa pangalan ni Jesus. Bakit ginagawa ngayon yan ng mga born again na iba na tinatawag nila ngayong Trinitarian? Kasi compromise ang tawag yan. Para bang natatakot sila na pag Jesus name ang gamitin nila, baka sila itiwalag ng mga triport na niniwala sa tinatawag nilang Santissima Trinidad. Mga kababayan, makinig kayo, nangungunti na po ang naniniwala sa doktrinang o yung false doctrine na Santissima Trinidad. Every day, maraming binabaptize in Jesus' name sa buong mundo. Huwag niyong sabihin, unti ang nagbabaptize in Jesus' name. As I preach, mga kapatid, 5 churches are being founded, 5 simbahan sa buong mundo ang sabay-sabay na nabubuksan ngayon because they had a revelation who the Lord Jesus is. Nagkaroon sila ng kapahayagan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kabalid, hindi pwedeng pagsabayin ang ganitong klase ng bautismo dahil ang Father, Son, Spirit ay hindi name. They are titles of the one God. Kung ang Father ay name, bawa ang pangalan ko, Father Gumba. Anong name mo? Father. Ay, okay lang sa akin. Minsan, meron akong nakilala, ang pangalan niya, Pastor. Anong pangalan mo?
Pastor, anong apelido mo? Dison. Kaya tawag sa kanya, Pastor Dison. Kaya pag tinatanong siya, Pastor po kayo? Ay, hindi po. Yun po ang pangalan ko, Pastor. O, kita niyo, wala problema. Kung ang pangalan mo, Father, yun ang ibabaptize, pero hindi pangalan, Father eh. May pangalan ng Diyos Ama. May pangalan din ang manifestation banal na Espiritu. Partida, alam ng lahat kung ano ang pangalan ng anak ng tao. Pero sa Biblia, isa lang ang pangalang ibabautismo sa iyo. At yan yung pangalang nagliligtas, Panginoong Heso Kristo. Kaya dapat Jesus name lang. O kaya kung gusto mo, ganito ako magbaptize minsan, para panatag ka, ikaw, Alice Reyes, binabautismuhan kita sa pangalan ni Heso Kristo na siyang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Okay ba yun? Payag ka? Para hindi ka lang masaktan sa kalooban mo. Sabihin kong ganun, Alice Reyes, sample lang ha, kasi baptized na in Jesus name si Alice. Binabautismuhan kita, Juan de la Cruz, sa pangalan ni Heso Kristo na siyang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Yun, mas okay pa yun. Kasi ayon sa Biblia, ang pangalang ibabautismo, isa lang. Kasi nga, baptizing them in the name. Kung Father at Son at Spirit ay name, dapat plural names, mga pangalan. Magtanong kayo sa mga grammarian, kayo po ay mapapamalian. Na, kaya pag ginamit yung name sa pangtatluhan, pangmaramihan, tatanungin, sino nagturo sa inyo ng English? Singular ang singular ang subject, tapos ang predicate plural din. Kung ako ang teacher niyo, ibagsak ko kayo, mag-repeat ka nga. Pag singular ang subject, singular din ang predicate. Pag plural ang subject, plural din ang predicate, mga kaibigan at mga kapatid. So yan ang pangatlong sagot ko. Hindi pwedeng magbaptize para lang mapagbigyan lahat Jesus name, Father, Son, Spirit. Walang ganon. Kung naiintindihan mo ang kaligtasan ay sa pangalan ni Jesus, dahil sa pangalan ni Jesus lang. Pang-apat, tapos na po ako. Saka na ako magpapabautismo, sabi nung nakausap ko. Pag sawa na ako sa kasalanan. Tama naman. Ayaw ko rin magbautismo ng gusto pang gumawa ng kasalanan. Naalala ko minsan, ako po pag ako nagbabautismo, talagang tinatanong ko kung naiintindihan yung babaw. Meron ako minsan binautismuhan sa PC, mga kababayan, mga kapatid. Aywan ko ba sa dami kong gagawin? Yung iba ko naman binaptize, mga kapatid, mga kababayan. Hindi ko naman tinanong. Pero may naramdaman ako sa lalaking babautismuhan kong isa. Sabi ko sa kanya, Brad, alam mo ba pag binautismuhan kita na ikaw ay hindi na dapat manigarilyo? Malay ko, Sister Alice, mga kababayan, na yung polo niyang hinubad, meron pang isang kaha ng sigarilyo. Napatingin talaga, Pastor, hindi ko pa alam, hindi ko pala alam na hindi, masamang manigarilyo. Oo, kapatid. Ang sinasabi ko, yung pagsisigarilyo mo bago ka magpabautismo, tanggap na natin yan. Magsisisi ka naman na, di ba? Pero ang tanong ko, alam mo ba kapag ikay nabautismuhan, ay hindi ka na pwedeng, o hindi ka na dapat magsigarilyo? Hindi, Pastor, hindi ko alam. Dapat pala, ganun ba? Kaya mong iwan ang paninigarilyo? Ay, hindi, Pastor. Gusto ko pang manigarilyo. Pinaahon ko, hindi ko binautismuhan. Dahil para saan pang magpapabautismo, then after magbautismo, lalabas ng simbahan, naninigarilyo pa. Mga kaibigan at mga kabalit, ang bautismo ay sagradong katungkulan ng tao sa harapan ng Diyos yan. Hindi po ito biro-biro. Na binyagan ka, naninigarilyo ka, binyagan ka, uminom ka pa rin ng alak. Binyagan ka pero gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Yan ang kaibahan naming Jesus yan. Yan ang kaibahan naming apostolic Christians. Siniseryoso namin ang aral ng bautismo. At panghuli, ako po'y tapos na. Lagi ko pong binabasa ang talata ng Lucas Kapitulo 7 at ang talata po ay 30. Na matapos ipangaral sa iyo ang bautismo at ikaw ay tatanungin. Kaya ako isang buwan nagtuturo para pag ikaw ay aking tinanong ng kapasyahan, hindi mo ire-reject ang payo ng Diyos. Because after na marinig mo ang salita ng Diyos about repentance and baptism in Jesus' name, at tinanggihan mo, tandaan nyo, hindi ako ang nireject mo, kundi ang Diyos. Anong sabi ng Lucas 7:30? Datapwat, pinawalang halaga ng mga Pariseo at ng mga tagapagtanggol ng kautusan. Imagine, tagapagtanggol ng kautusan.
sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi napabautismo sa kanya. Anong nangyayari kapag hindi nagpapabautismo ayon sa pagkakataong ito? Ang tinatanggihan pala natin hindi yung mangangaral, kung hindi yung panukala at payo ng Diyos. Ang hindi tumanggap sa payo ng Diyos ay kasing kahulugan ng pagre-rebelde o pagtataksil sa otoridad ng Diyos. So bago tayo matapos, akin pong ipapaalala sa lahat. Kung kayo po ay naunawaan ninyo na kailangan kayo'y mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hanapin niyo po ang mga pastor na nasa ilalim ng United Pentecostal Church. O dili kaya mga simbahang may katagang apostolic. Hanapin niyo ang mga simbahang katulad na Pentecostal Apostolic, Pentecostal Assemblies of the World. Hanapin niyo po yung Apostolic Church of Jesus Christ, Pentecostal Assemblies of the Lord Jesus Christ, ALJC, PAJC. Or malalaman niyo po na sila po ay nagbabaptize in Jesus name. Tanungin nyo, kayo po ba'y nagbabaptize sa pangalan ni Jesus lang at hindi sa titles Father, Son, and Spirit? Pag sinabi nilang, opo, in Jesus name, doon kayo magpabaptize, doon kayo magpatuloy. Pero pag sinabi nila, hindi, dapat Father, Son, Spirit, huwag kayo magpabautismo doon, mapapahamak po kayo. Samahan nyo po akong manalangin. Panginoon, sa araw na ito, nawa ang isang oras naming pagbabahagi ng iyong salita ay maging dahilan para maunawaan ng aming tagapakinig ang kahalagahan ng kaligtasan. At sa oras na ito, kausapin niyo po ang mga nakinig na maunawaan nila na ang pangalang Jesus ang pinakamahalagang bagay na ibinabautismo sa buhay ng taong tumatanggap ng kaligtasan. Buksan mo ang kanilang isipan, buksan niyo po ang kanilang mga puso upang agarang maligtas. Salamat sa may karamdaman na pinagagaling mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat sa mga pinapalaya mo sa kanikalaan ng Diablo sa pangalan ni Jesus. And God cover your children always in your name, Jesus Christ. Salamat po sa pagpapala mo sa aming mahal na bansa. Salamat sa pag-iingat mo sa lahat ng mga may takot sa iyo, aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin, Panginoong naming Hesukristong taga Nazareth. Amen. And amen. Purihin ang ating pong dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So bago tayo matapos, mga kapatid, ating pong binabati si Brother Sam Clem. Alright, Sister Marife Geneva, thank you for listening, ha, mga kapatid. And of course, salamat din po, mga kapatid ko, sa pakikinig nila Sister Nopa. Sila po yung nananahi ngayon sa lugar po, mga kapatid ko, ng patayan ni Sister Rochelle, isang kapatiran nating milyonaryo. Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig, Brother Edgar. Thank you for listening, Brother Edgar Valeriano. Sa mga nagtatanong, saan po ang church namin ng Touch Ministries Center? Kami po ay matatagpuan sa number 34 Miramonte Subdivision, Barangay 180 Malaria, Palengke, Caloocan City. Text nyo po o tawagan ng 0995-843-743-71-49 para masabi namin ang aming tinatawag na place of worship. Alright, binopromote din natin House of Worship. How? Under Pastor Gilbert Apin, ito po ay sa may 2021D Anak Bayan Street, San Andres Bukid. Malapit lang din dito, mga kapatid. So kayo po yung malapit dyan sa San Andres Bukid, meron po tayong church dyan sa lugar ng Anak Bayan Street 2021. Ang pangalan ng church ay House of Worship. Alright, salamat din po sa patuloy pong nakikinig, Brother Ferdinand Idea. Salamat po sa inyong pakikinig dyan sa may Jubail. Brother Eman Sia Gonzalez, thank you for listening. Si Ma'am Lynn ng Asi, Pastor Gilbert Hapin, thank you for listening. Sister Shirley Toledo, si Sir Joanne Joy Almiano, and si Brother Romarico de Guzman. Hello, Brother Romarico, nakikinig ka ng salita ng ating pong Panginoon. Again, mga kapatid, pwede akong mangaral ng makapagpapasaya lang ng inyong puso, pero mapapahamak ang inyong kaluluwa. Di baling masaktan kayo sa katotohanan, pero maliligtas naman tayo. Again, ang inyo pong yung lingkod, Pastor Aldwin Gumba, bukas po ng Biyernes ay oras po ng ating pong broadcast ay 10 o'clock in the morning. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating mga kapatiran. Share nyo po ito, gamitin nyo po itong Bible study na True Technology. Ipanood nyo ito sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kamag-anak na hindi makikinig sa inyo sa pamamagitan ng actual na Bible study. So again, ang inyong tinigod, lagi nagsasabi, Jesus saves, heals, and bless because He cares. Be
baptized in the name of Jesus, because no other name given among us whereby we must be saved, and that is the name. Walang ibang pangalang nilagay sa ilalim ng lupa o ikangay po sa ilalim ng kalangitan para tayo maligtas sa pangalan ng Panginoong Hesukristo lamang. Salamat po. Bye-bye and God bless you sa mga pauwi galing sa inyong mga trabaho at paaralan. Bye-bye. The Lord bless you.
my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough when I worship, breakthrough when I praise, breakthrough when I lift and glorify.